He that regretteth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Blessed. Happy is the man that feeleth alway, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Mayroon na pa ko eh. Mahaba pa rin. Sige. Let's pray. Para ma'am, salamat sa mga salita ni Panginoon, na Proverbs, na malapit na po ang matapon, na matapos, nawa ay kabataan especially, but everyone else, Lord, ay may excited kami sa pag-aaral ng salita, Panginoon, matuklasan, mga katuwiran niyo, Lord, ng proper way of living, and mga bagay po, Lord, na minsan mysterious para sa iba. I pray na maintindihan namin, gamit namin sa advantage namin, Lord, sa paglilingkod sa inyo, Lord, at sila sa mga bata, Lord, para ma-align sila, Lord, sa inyong katotohanan. So we pray na kayo po lagi, Lord, as we finish this book, na kayo po lagi ang magagabay. Kaya manunati lagi, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po, tapos natin ito ng 6, or before 6. Ay, ista. Mamaya, ha? Mamaya. Mamaya daw. Sige. So, tapos tayo dito sa he that by usury and unjust gain increases his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Sabihin, sila magpayaman, sila magpayaman, sila magpayaman. Pag ikaw, ginagawa mo ng kalooban, makikita mo, uy, parang sa'yo pala yun. Pupunta sa'yo yun. Yun, totoo. Kung hindi man ngayon, sa millennium. Okay? Sa bagay, i-restore naman ang Panginoon. Sunog lahat to eh. So, dito tayo sa... So, yan ha. Usury na yan. Pautang, patubo. Hindi yan maganda. 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer, shall be abomination. Ano yung sabihin ng even? Kahit or maging, ama, no? So, yung sabihin nito, obviously, ang panalangin, napakaganda, pero daw, ano, pag ikaw daw yung klase ng tao, na alam mo naman yung tama at mali, binaliwala mo, no? Pag sinabing turn his ear from hearing the law, ayun yung batas nakalagay dyan, lagi lang tayo dito, mga bata, di ba? Inupok-pok pa yan. Hindi naman tayo katulad ng ibang church na ano kayang stand ni pastor doon sa sinabi niya. Hindi naman tayo ganun eh. Hindi ko pa umuhula kayo, hindi tayo ganun. Kaya nga nilinaw natin eh. Ngayon tapos alam mo na. Ano yung mali, ano yung tama, tapos gagawin mo pa. Tapos pray ka ba dyan? O paano yun? Sabi dito, even his prayer shall be abomination. Ang prayer usually ay maganda sa Diyos. Pero kapag yung lifestyle mo, hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, ang linaw nung sinasabi niya, huwag mong gawin yan, o kaya ito, gawin mo yan, tapos nag-pray ka ngayon. Ito yung intensity nun. Abomination yung prayer mo. Pag hindi mo dinidinig yung batas. So, napaka-importante again, yung kaligtasan natin ng libre, pero yung pagiging Kristiyano natin, no? After mo ma-save, yan ay duty na natin yung sumunod at maglingkod sa Diyos. So, sana nakita natin yun. Yun eh, wala na akong idadagdag dyan eh. Matindi. Matindi yung pagkamuhi ng Diyos pag pray ka ng pray. Tapos, di ba? Bata, hindi ka naman sumusunod. Pray ka dyan. Okay. Again, rhetoric lang to, hindi naman to sinabing, oy, may kasalanan ka, huwag ka naman pray. Hindi naman ganun din. Yung iba naman, sobra naman yung OA naman na, ay, may kasalanan ako, hindi naman mag-church. Ilalo mo kailangan ng church. Kailangan mo lang mag-pray. Ibahin mo lang yung prayer mo, hindi yung, kala mo spiritual ka mag-pray, hindi naman. Unahin mo yung reconciliation sa Diyos. Amen? Yun lang yun actually. And then, 10, whoso caused the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit, but the upright shall have good things in possession. So yung unang part dyan, paulit-ulit na yan, di ba? Ikaw yung naghuwa, ikaw malalaglag dyan. Sabi dun sa 1,
yung net naman, no? Tinabang mo yung net, ikaw yung na-capture ng net. Ano yung sabihin nun? Yung kalokohan mo, yung ibang gusto mong biktimahin, madalas ay hindi talaga dyan, ikaw yung may biktima. Actually, lagi ganyan, kasi nga, alam ng Diyos yan eh. So, hindi nang palalagpasin ng Diyos yan, Kristiyano ka man o hindi. So, kaya, very careful. Pag alam mo na yung tama. Okay? Pero hindi lang yun, sabi dyan, yung righteous, matindi to. Sino yung mga righteous? Mga Kristiyano, tsaka sabi natin yung mga bata. Imagine mo kung bata ang kinukurap mo. Yung tinutuan mo magkasala yung bata, okay, mga Kristiyano, mas matindi yung kaparusahan dyan, no? Yung iba actually, takot na yan sa atin dapat eh. Sila, kayo na lang, bakit madadami ang Kristiyano? Pero yung iba medyo matindi talaga, tayo pa yung gustong biktima eh. So, meron niyang kalalagyan sa Diyos. Yung kabaliktaran nun, but the upright shall have good things in possession. Medyo, nakita niyo, parang sinasabi yung blessing material. Material blessing. So, kaya huwag na tayong, kumbaga, especially yung mga bata, tsaka yung mga Kristiyano, bakit di nga natin dapat gawain yun eh. Pero huwag muna, lalo na. Lalo mong, makapansin niyo kahit saan, nung bata ako, napansin ko yan. Oh, huwag yung si Ace, kunwari, mabait siya. Mga ganun. May gagawin silang kalokohan. O sige, di kalokohan sila. Ay, yan, huwag mo isama yan kasi ano na. Kahit paano mga unbeliever, nakaramdaman nila yun. So, yan yan. Okay? The rich man is wise in his own conceit. Ano ulit yung wise in his own conceit? Paulit-ulit na yan. Ano yun? Conceit? Yabang na. Tama yun. Pride yan eh. Na may kasamang pag sa palagay niya marunong siya. Ayun nga kasi wise in his own conceit. So matalino ka sa palagay mo, magaling ka dahil sa pride mo, yung pala actually hindi. Dahil sa pride mo lang yun. Kaya tingin mo sarili mo mataas. Ano daw yan? Madalas daw yung rich man ang ganun. Kasi pag mayaman ka sa mundong ito, di ba? Paikutin mo na lang yan eh. Hindi ka na halos ano, sa mundo natin, wala lang magkakaroon ng masyadong malaking problema. Ngayari. Madalas ay hindi, ano, tuloy-tuloy na yan. Kaya ngayon, itong mga mayaman, maraming ipon, maraming diversified ang portfolio. Diba? Wala, kahit mag-COVID. Hindi hirap eh. Pero sabi dyan, nangyari. Mahina tayo. Ano. Ang sabi dyan, but the poor that hath understanding search him out. Anong sabihin ng searching him? Sino search? Yung rich man. Okay? Di ba? Di naman masyadong may tapin din. So, sabihin nun, kasi, kaya ang hirap nung ikaw yung mayaman, ikaw yung, ba nangyayari? Anyway, meron naman kayo Bible, di ba? Anong nangyayari? Pag mayaman ka, at least outwardly, maganda yung tingin sa'yo, maganda yung sasabihin sa'yo, di ba? Hindi necessarily ibig sabihin kasi mabuti kang tao. Pero yung iba sa kayo, takot sa'yo, di ba? Or kung di naman takot sa'yo, kala nila may makukuha sa'yo. So what they do, ano? Ano yan? Anong kalaban ah? Lumalaban ah. Baka sa ano? Baka humihina yung ano? Nag-pray ni Shana yun. Okay, so yun ang problema pag ikaw yung taong sa palagay mo lang maganda yung tingin sa'yo, pero kinikilatis ka pala ng mga tao kasi nga ikaw yung nasa taas eh. Di may iwasan yun.
So tayo, kung dating man sa iyong time na magiging maulad ka, ganyan, siguraduhin mong nakuha mo yan sa tamang paraan. Kasi nga, pag hindi, anong mayari? Yung mga tao nakatingin sa'yo, hala mo, nautuwa sa'yo yan. Yung unang pagkakataon na makita ka ng mali niyan. Di ba? Kaya ngayon yung mga businessman, di ba, minsan talagang ang tingin ng tao dyan, ano eh, pinaghihinalaan lagi. Kasi nga, hindi ka naman aksidenteng napunta dyan. Di ba? Tapos hindi ka naman makita ng righteous na person ka talaga. So palagay mo, naniniwala yan, katulad ni Bill Gates, di ba? Naniniwala ako na para sa greater good. Naniniwala ka ba dun? Lalo siya yumama dun. Yun nga, maganda yung research dun eh, yung kinanood ko sa inyo. Ang bira, yung foundation pala yung magka-partner pala yung foundation tsaka yung business. So yung foundation ang pang-front na nagbibigay. Pero yung isa, pumapwesto pala. Pinapwesto niya yung company niya. So pag umita na yung finand niya, na ang ano nun is parang tumulong, hindi pala tumulong yun, parang walang pinagkaiba sa ibang investment. Minamanipulate na pala yung ano, yung gumagawa na sila ng ano nila, market. Ay, pambira pag-boxin ng market mo. May hindi basta market yung monopoly yun. Walang ibang may alam yan, kayo lang eh. Diba? Anyway, so pero gusto ko sabihin dito, kung sakaling may umaman sa atin dito, sana, kalooban ng Diyos. Pero kung meron man, ibig sabihin ko lang, mag-ingat, ano ka rin, tingnan mo, maintindihan mo may ibang tao, bakit ka sinesearch. Kasi yun eh. Okay? So huwag kang mayabang. At actually, alam na rin ng mga mayaman yan eh. Kaya may mga propaganda na yan, machine. So kahit mayabang sila sa puso nila, yung outward appearance nila sa tao, dapat ang image niyan, iba. Pinapong drama tayo yan, okay? So again, hindi natin gagawin yun, alam nila natin na ganun sila. Okay? When righteous men do rejoice, there is a great glory, there's great glory, but when the wicked rise, a man is hidden. Ayun yung ang sabihin na a man is hidden. Amaya, tingnan natin yung first part. The righteous man, when righteous men do rejoice. So, ang mga tao, righteous ka o hindi, nagsasaya ka din, di ba? May mga bagay na masaya ka about. Pero maganda, pag yung mga righteous na nag-rejoice, talagang great glory, sabihin, talagang, kunwari, babawi naman natin konti, kunwari, basketball. Alam mo, nandaya kayo, di ba? At alam din ng ibang tao, nandaya kayo or something. Or dahil sa yaman nyo, binili nyo lahat ng mga galing. Nakakatuwa pa talaga yun na, ano, na dahil sa yaman nila, nanalo sila na parang wala na eh. Lahat ng magaling, andyan eh. Diba? Hindi. Pero kung yung ibang sports, ganun, diba? May, ano, alam ko, ganun yun eh. Tama ba? Iniikot nila yan para hindi mamonopoly nung anong grupo yan. Yan. Sa mga college alam ko dati, ganun eh. So, pag talagang nanalo yung, kunwari, yung inanalo yung UP nung tuwang-tuwa sila eh. Kasi nga, hindi naman chamba, pero alam nila, wala namang pera yun. Hindi, di ba? Public yun eh. So, ibababaw lang na ano yun ha, illustration. Pero ngayon, kunwari, sa church naman, no? Kunwari, ay, yaman ang iglesia ni Manalo. Tuwa ba talaga yung mga tao doon? O alam ng mga tao in the back of their mind, eh, pera-perang nag-usapan dyan eh. Hindi naman kayo praise the Lord talaga, hindi naman totoong Diyos, di ba? Pero paano ganito? Kunwari, may mga independent churches na Baptist. Kaya nabuisit ako sa Baptist Day na yan, sabi ko sa inyo. Nabanatan ko yung amaya. So, wala. Nagalit. Nasaan ako? nasa na. Yan, a man is hidden. So pag talagang yung righteous ang nagtagumpay, ano yun? So mas matutuwa, talagang matutuwa yung mas nakakarami. Yung glory buys hindi katulad ng peking glory. Intindihan nyo ba yun?
Masaya. Masayang totoo. Ngayon, ang sabihin ito, but the when the wicked lies, ibig sabihin, yung mga naging matagumpay sa buhay man niya, yung yumayaman, yung mga siraulo, ito yung hirap yung dito, a man is hidden. Anong sabihin yung a man is hidden? So, I believe, yung a man na yan, yung kaninang sinabi, yung righteous man. Ibig sabihin ito, yung mga righteous ngayon, parang hindi mo na makita. Kasi either takot din, or kumukonte. Di ba, mamaya, ganun yung tema nito eh. Ganun naman lagi. Sa isang bansa na, bakit di nyo ba alam yung tama at mali? Kasi, ay, nakausap namin si, ano, nakausap kami, ano, taga-gobyerno eh. Pag ganyan, talaga tinatanong ko yan eh. Alam mo na. Kasi, naligtas naman siya, siguro, gasabi nito. Totoo naman. No? Korap na yung gobyerno natin. Ganun lagi, tanong mo sa mga ganyan eh. Kasi, magalit sila o hindi. Alam ko rin naman yun. Gusto ko lang magkaroon lagi ng illustration ba sa preaching. Inaamin naman nila. So kaya sabi ko, kung prayer na lang natin sa'yo, hindi ka dumaya doon. Kung ganyan ang sistema ngayon sa gobyerno, hindi mo naiwasan yan. Huwag mo yung gayon sa'yo. Ngayon kami, kaya tayo nag-preach eh. Kung dumami tayo dito, mas marami maligtas. You know, sila yung matakot. Regardless kung makuha natin yung recognition, hindi nakakamatante yun. Pag marami naligtas, yan ang takot. Yung mga wicked. Gawin mo, nasa gobyerno ka, siraulo ka. Okay, kaya yan. Ganun po yan. Pag, kaya kaya, yung mga Baptist naman ngayon, mga politiko, kala nila makukuha sa ganun. Okay, Baptist Day. Alam nyo may Baptist? Ha? Kami yung righteous. Okay, tanyo, meron din kaming araw. Hindi makukuha sa ganun yun. Actually, negative nga ang dating nun eh. Basta yun lang, pag wicked ang mga tumataas, yung sabihin ng wise, yung mga righteous, kumukonte or takot, di makita. So again, may discounted dyan, yung ginagawa natin ganun. Preaching the word of God, pag dumami ang ligtas, at least yung mga apo-apo natin, mas magiging matino siguro yung Pilipinas. Amen? Ito ay sikat na verse. Kabisaduhin din natin ito. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Kung nakita niyo yan, again, hindi yan sinasabing ipaglanda ka mo yung kasalanan mo. Yung sabihin lang yan, pag nahuli ka na, huwag ka namang tatanggi ka pa, nakakasama sa iba yun. Anong may kumukontra? Last time naman, hindi ganito, di ba? Minsan lang. O baka mahina yung signal. Okay, so huwag mong itago. Man, nakita naman na, umamin ka na. Yan yung sabi dito, yung kabaligtaran niya. But whoso confess and forsake. Hindi lang basta confess, di mo naman pinorsake. Sabihin, talagang nahihiya ka doon. Okay, lahat tayo yung makasalanan. Iniwanan mo na yun. Inamin mo. Mali yun. Masabi dyan, shall have mercy. So, hindi automatic, acceptance. Ibig sabihin lang, at least hindi ka maparusan or kung, diba, kahit sa batas natin, ganyan yan eh. Pag umamin ka na agad, nag-plead guilty ka na, hindi mo na pinahirapan kasi yung proseso, sabihin, sige, ito lang, lighter sentence lang. Kahit sa mga anak natin, umamin ka na, gusto mo, imbestigahan pa kita. Mapagod pa ako, may ginagawa ako. Tapos yung pagsabi ng totoo dyan. Diba, mga bata? So ngayon, pag nagsabi ka agad ng totoo, mga bata, ako po yung nakabasag niya, ano man yan. So hindi ka na mapaluin ng malakas, pero ayaw mo pang umamin. Hindi ka nakikinig. Mare. Kaya minsan malakas yung palo. Ba't ang lakas ng palo? Mas malaki yung mali mo eh. Ha? So, forsake. Pagkatapos mo yung confess, forsake mo na. Pag yan, hindi mo naman, hindi mo naging katisalang ka pa, alam na ganyan ka. Hindi mo iniwanan, tapos gusto mo. Maganda yung standing mo sa church. Hindi naman ganun. Ba?
Intindihan ba yung part na yun? Again, kabisaduhin natin yan. He that covereth his sin shall not prosper. Yung kabaliktaran ng covereth, syempre, confess. So, yan. Especially, pag ano nga, alam naman, public yung kasalanan. Ngayon, yung iba, pinapalagpas yan natin. Hindi para sa favoritism, pero minsan kasi nga, known na yan sa mga bata, alam nila yan eh. Pero pag alam na, hindi inaamin, napapag-usapan lalo, diba? Okay. Nangitan ako. Hey, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall not fall into mischief. Ah, shall fall into mischief. Tinignan ko isang Bible ko. Ano kasi, Zondervan eh. Ano kalagi dyan? Always. So, katulad sinabi ko sa'yo last time, may pagkakaiba yun. Kahit maliit lang yung pagkakaiba, no? May pagkakaiba yung always, saka always. Okay, anyway. Sabi dyan, happy is the man that feareth always. Ibig sabihin, hindi kayong sobrang yabang mo, wala ka ng kinakatakutan. Hirap nun. Dapat lagi kang may tamang takot sa tamang authority, di ba? Sabi nga natin, ang Diyos yung una, and then yung mga tamang authority, sobrang tapang mo, kaya itong lockdown na to, meron din tayo, nag-iingat din tayo eh. Nahanda ko yung ano dyan. Kaya pinapanalangin natin, hindi nang maano itong mga to. Consideration naman na, di ba? Sabi dyan, yung kabaligtaran, yung walang takot sa, ano, walang kinakatakutan, kunwari. Sabi dyan, but he that hardened his heart. Nakita niya, mga bata? Yung kabaligtaran na may takot, ang tigas ng puso. Sinasabihan mo na, may mga ganyan, sinasabi ko sa inyo lagi yan. Isa sa mga sign ng reprobation. After mong sabihan, tumigas na yung puso mo, nagsabihin nun. Nag-preach dito, alam mong mali ka. Ano? Ay, wala yan. Ay, wala yan. Pag tumigas na yung gusto, no? Again, hindi naman sinabi itong reprobate agad, pero again, ano yan, di ba? Naroon natin sa Romans yan. Isa yun sa mga steps. Pag tumitigas na yan, paano may kukorek yan? Ito yung sabihin mong mabuti. Wala kang pakialam dyan. Malapit na yan, papunta ka na dun sa reprobation. Kaya sinasabi lang dito, shall fall into mischief. Ibig sabihin, magkakaproblema ka. May trouble kang na-encounter kasi tigas ng puso mo. So, dapat, ang lesson is, ngayon kasi mga bata eh, ano pa kayo eh? Talagang may authority pa kayo. Ngayon, pag tanda-tanda nyo, laki pa ng katawan mo, mayaman ka pa, kung nga eh, ganun. Kaya ang hirap yung mga maton, ganun eh. Walang ano, may posisyon ka pa sa gobyerno. Nako. Hirap. Okay. Ano tayo? Okay. As a roaring lion and a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people. So, again, pag inaaral mo yung mga type of government, di ba? Anong klaseng government yan? Yung lagi siyang ano, lagi na lang gusto niya, susunod agad yung ano, tao. Wala magreklamo. Communist. Authoritative, di ba? Dictatorship. At tama naman yung communism, madalas sa hindi, ganun talaga. Kasi hindi naman nila mapapatupad yung gusto nilang ideology. Kasi wala na mga tao. So, common tayo, ha? Hindi mo pwedeng common kung iba masipag, iba magaling, iba tamad. Hindi pwedeng ano yun. Kaya nga, nag-work sa karamihan ng ano, yung capitalism. Kung tamad ka, di ganyan lang. Contento ka na sa ganyan. Okay, di naman yan. Okay? Pero yung talagang masipag, problema lang sa atin naman kasi talagang wala nang limit. Problema din yun. Problema yun. Sa Bible, ano eh. Sa kanila, pag yumamang ka ng gusto, pwedeng, hindi mo pwedeng angkinin yung buong mundo eh. Ay, buong ano nila, di ba, binabalik yun. 50 years. So, may ano, may limitation yan. Sa atin, hindi ganun eh. Anyway, saan ba ako?
sa loading line, so is a wicked ruler over the people. So sinong gustong ano, inaapi ka? Wala naman eh. Raging bear, siguro yung teddy bear, okay yun, di ba? Pero pag nakakita rin kayo ng bear talaga, mapatay yun. Okay? So hindi mo gusto yun. So ganun ang mga wicked. Parang mga hayop na hindi makausap ng maayos. The prince that wanted understanding is also a great oppressor. Oh, ano ibig sabihin nun? Gusto lang naman yun understanding. Ganun ba yun? Ano yung wanted ulit? Yan. Yung walang pangunawa. Ano yung prince? Mga ruler. Pag ikaw daw yung ano, ito, ganun na naman yun. Tyranny na naman to. Dictatorship. Bakit nila gustong maging diktador? Bakit nila gusto laging susunod sa kanila yung ano? Yung tao. Kasi sabi dito, walang pangunawa to. Ba't mo naman gustong sumunod sa'yo? Lagi ka bang tama? Una sa lahat. Pangalawa, sino ka ba? So kung yung maayos na ito, sabi pala dito, but he that hated covetousness shall prolong his days. Ang kabaligtaran ng mga oppressor, yung mga hindi naghahangad. Minsan kasi pag ruler ka, nasa kamay mo minsan yung mga pagdidesisyon na importante. And therefore, yung mga ano din, pera, susunod dyan eh. Diba? Kung ikaw ay ayaw mo ng covetousness, ay ang ganda nun. Pag sinabing prolong his days, either sa office or sa lupa, di ba? Wala kang hindi ka mapapatay ng katulad mong sakim din. Ganun lang yun eh. So kahit gano'n ka makapangyarihan yun, pag naaalala nila yan, inoppress mo sila. Hindi ko sinabing gawin natin yun, pero yung iba dyan, makakakuha ka ng katapat, di ba? So yan, gusto ko lang point dyan, yung mga importante sinabi dyan, yung mga talagang oppreso, walang utak yan. Pansinin mo yung mga maayos na company or kahit country na yun nga, alam nila kung ano nangyayari, hindi nila kailangan pasunurin sa lahat ng gusto nila yung tao. Alam nila pag may tamang ano dyan, tamang pamamalakad, yung tamang tao susunod sa'yo, yung hindi, aalis, hindi umalis sila. Ganun ka simple yun. Hindi mo sila gusto dito kung ano man yung company sa bansa yan. Ay, mga bakla dito, kunwari lang ha. Yung sa Pilipinas, talagang magaling yung presidente, naging godly. Di pinapatay yung bakla. O oh, sige, di umalis kayo. Di umalis kayo. Ayaw na namin dyan. Di umalis kayo. Papasama ba tayo nun pag umalis sila? Mapapabuti tayo. Kaya, yun ang magagaling na leader. Hindi sila yung gusto lagi sila yung susundin. Sila yung nag-iisip ng malalim, nag-plano. At of course andun yung kasama yung tiwala sa Diyos doon, kaya nga hindi mo gustong kontrolin yung iba kasi alam mo na hindi mo naman kontrolado lahat for may dahilan bakit nagkakaganyan yan. Alam mo yung dahilan ba't nagkakaloko-loko yung kumpanya o yung pamilya mo o yung ano, alamin mo. Pag nalaman mo according to that, doon ka mag-act. Hindi yung gusto hindi ako sinusunod eh, maala sila, di ba? Lalo na pag mga kapwa doon. Ngayon sa bahay, tinatrain pa lang yung mga bata eh. Pero yun nga. Okay? A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit, let no man stay him. Ito medyo may ano dito. Anong sabihin ng flee? Tatakas, umalis. Yan. Pero sabi dyan, to the pit. Ano yung pit na yun dyan? Ha? Mapapahamak. Okay? Pwedeng sa impyerno, pwedeng sa figurative pit na either kapahamakan. Okay? So, let no man stay him. Ano yung sabihin ng stay him? Bayaan mo siya. Mapapahamak yung taong yun eh. Kasi nga, violente. Hindi lang nananakit, pumapatay yan. Pag sinabing violence to the blood, ha? Ibig sabihin yan, kamag-anak mo yon, yung kinagagalitan ko, pati ako, sa'yo, galit ako. Ganyan, may mga ganyan tao. May paglalagay yung mga ganyan, okay? Hindi man sa buhay ngayon, in the next life. Question ba doon? Mabilis ba? Bata?
Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. Okay, so salvation of the soul ba yan? Hindi naman sinabing ganun, di ba? Tingnan natin yung kabaligtaran. But he that is perverse in his way shall fall at once. So, hindi naman. Ibig sabihin ng fall at once, pag loko-loko ka talaga, yung destruction mo, biglaan, hindi ka na makapag-prepare. So, yung kabaligtaran nun, yung upright, ibig sabihin, itong mga, kunwari, may crisis nga. Hindi ikaw yung unang malalaglag. Diba? Kasi upright ka eh. Alam mo yung, again, papoprotektahan ka rin ng Diyos. Yun ang ano talaga dun. Pero alam mo yung lakad ng maayos. So kung mapahama ka man, hindi bigla-biglaan. Malugi ka man, hindi yung, diba? Kung ang ano mo, ABS-CBN. Diba? Puro kalokohan yan. So wala, kahit mga tao, walang ano eh. Walang ano sa kanila eh. Tawag doon, pakikidamay. Yung mga dumadamay lang sa kanila, yung talagang mga ano. Ha? Mga artista tsaka yung mga na-brainwash na. He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty. Na parang actually, pagka nakita ko dito, parang magka ano to eh. Magka buksong. Ibig sabihin nito, yung upright pala dyan is yung mga masipag. Diba? Ano ba dapat mong gawin? Magtrabaho ka at magkakaroon ka. Okay? Pero yung kabaligtaran daw, yung sabihin ng follow it after vain, vain is walang kwenta. Katulad nga yan, ang business, anong business natin? Non-essential. Diba? Anytime pwedeng ipasara kasi wala nang kwenta, wala namang contribute yan sa ano eh, diba? Mawala at hindi yan, okay lang eh. Eh, yun ang sinunod mo. Ano ba yung mga yan? Anong business yung mga walang akwenta-kwenta? Ha? Ha? Yan, mga beauty-beauty, di ba? Oh, buhay pala tayo hindi nagpapagupit o kaya sariling gupit, di ba? Eh, paano kung yun talaga yung ano mo? Massage. Massage. Yan, beer house. Mga beer, walang kwenta yan. Actually, masama pa nga, hindi nga alam. Hindi nga zero yan, negative yan eh. Ano pa? Yung mga entertainment na wala kwenta-kwenta. Uy, nawala sila. Okay lang. Diba? Ganun yung kaya huwag mong susundan. Susundin yung mga vain, yung mga walang kwenta-kwenta na tao. Okay, dahil pa tayong oras. Dahil ba sa brownout, kaya nagkakaganito? Hindi naman, tuloy naman eh. A faithful man shall abound with blessing, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Talagang ano to eh, no? Hitting two birds. Kasi alam na natin yung a faithful man shall abound with blessing. Yung sabihin ng kabaligtaran nun, yung tamad, walang blessing. Pero, ang inano niya na agad eh, tinumbok niya na yung mga tamad nga, gustong maging mayaman agad. At pag gusto mo maging mayaman agad, hindi ka inosente. Ibig sabihin, gagawa ka ng ano eh, kalokohan yan, yung sinasabi dito. Pag gusto mong yan, mga networking, nabanggit kanina, bakit ba ma-appeal yan sa kanila? Eh, biruin mo, nag-invest ka ng ganyan. Kaniwala ka naman. Madyo! Hindi ka magtabaho ng maayos. Dami natin na-encounter na ganyan. Hindi. Buti man lang kung nadala ng isa-dalawa. Tuloy pa rin. So, hindi ka inosente. Huwag kang, ano, huwag mong sabihin, ah, business lang. Lahat ng business ganyan. Hindi lahat. Lalo yung sa'yo. Next. Doon na lang kayo sa Bible nyo. Mga nahihirapan tayo. Huwag mo bakit. To have respect of persons is not good. O, pang ilan na to? Ano yung respect of person ulit? Nagtatangi dahil? Bakit niya nag... Da? May gusto kang makuha dahil?
yung taong yun ay pwedeng makatulong sa'yo o kinikilala ng iba, ayaw mo namang, uy, binastos mo daw si ganyan, sino ba yun? Binastos agad, tinanong lang. Ay, nako, patay ka dyan. Mga ganun eh. Ay, huwag mong ano to, huwag mong sasabihan to ng masama. Bakit? Sino ba siya? Siya yung kapatid ng sinong ganyan. Kamag-anak, kaibigan. Okay, hindi daw maganda yun. For a piece of bread, that man shall, that will transgress. Ano yung sabihin nun? Kasi, yan ha, ang dami na natin examples sa respect of person. Ito, sinasabi, particular dito, sabi dito, yung mga taong respect of person, ano yung sabihin for a piece of bread? Sabihin, kahit magkano lang. Bakit ka nagsinungaling para doon sa taong yun? Dahil lang sa maliit na pera, minsan. Antindi mo, kaya iwasan na natin yun. Huwag kang, ano, huwag mong, kahit sa ako, hindi ko kahit kailan hiningi sa inyo na, hey, pastor ako, ah. Diba? Ganun eh, mga ganun banat eh. Mga paano sila nakakawala doon, siguro yung mga tao na minsan din nag-iisip eh. Konti lang yan. Isang tinapay lang ano. Kung sinabing transgress, magkakasala siya para dun sa tinapay. Nauna yung respect of person. Nauna yun. Anong example natin maganda dyan? Ano ba yung mga takot? Matulad na lang for example sa, ano, sa politika. Ano ba? Eh, ang ABS-CBN, hindi ko alam naman sila at yan eh. Siguro nga may mali yun. Hindi ko alam eh. Pero ngayon may anti-terror bill. Inaral ko na ng konti kasi nga ayaw kong magkamali dito, hindi ako informed. Pero parang sinasabi nila, hindi naman daw ganun. Meron pa rin due process. Eh, meron pa rin due process. Ba't mo kailangan without warrant, aarestuin mo? Mga ganun. Ba't mo kailangan ganun? Yung pag napagsuspechahan ka lang daw. At pag na tayo minsan, nag-share din ako ng ano, ng sa palagay nila, terorista na yun. Ikaw, pwede ka nang hulihin. Nag-share ka lang. Ano yun? Wala lang freedom of speech. Diba? So parang tinatakot lahat ng tao. Pag natakot na yung tao, wala nang kalaban. Wala na silang kalaban, mga gawa nila lahat ng gusto nila. Okay? So kasi sabi dito, importante yan. Kasi yung binabasa ko ba, pati sa homeschool, doon na, doon po na ano yun eh. Sa homeschool group namin. Talagang eh, yung nag, ano pala doon, yung admin doon, related kay ano, si Nado. Kaya talagang tindi ng sagot. Ayan. So, ingatan natin yan. Amen? So, kahit ako, hindi ko inihingi sa inyong ano. May nag-ano sa akin dito. Inaaway ako. Hindi mo kailangan pagtanggol kung mali ako. O kahit hindi mo nga kailangan pagtanggol eh. Okay? Anyway, sige. Ngayon, kung mali talaga, di, nasa'yo naman yan. Ito, ano nito? Sikat din to. May basa po, ready go. 22, sorry. He that is said to be rich hath an evil eye, and considereth not the poverty shall come upon him. So, nabanggit ulit yung hasty to be rich, di ba? Ay sabihin, gusto mong maging mayaman, ay masama na nga yung gusto maging mayaman eh. Eh, nagmadali ka pa. Ano sabi ng evil eye? Ano yung sabihin ng evil eye? Sinong banlag dito? Ba, hindi ako nga ano. Ako medyo may pagkano dito ako eh. Konti lang naman. Pero yung sabihin yung evil eye, yung sabihin mali yung ano mo, yung pangita mo. Hindi ka maayos sa tumingin. Okay? Kasi kung nagmamadali, alam mo naman ang, hindi naman madali, hindi naman madalian yan eh. Ba't ka magmamadali? Okay? At sabi pa dito, pag ganun ka daw, eh, lalo ka maghihirap. Nari, yung mga ano, yung pagtaya sa loto. Gusto mo agad yung mama, di ba? Kaya nga tumaya ka dun eh. Eh, sa katataya mo, araw-araw, kahit 10 piso lang dati, eh, oh, magkano na ngayon yan? Sabi mo 20, araw-araw, di sabi natin,
times a week na lang, di ano yun, gano yun. Sandaan. Ilan yung chance mo na tumama? Di ba, kinumpit naman natin dito eh. Nahilo ba kayo sa number? Hindi, posible yun eh. Kaya nga sila kumikita dyan eh. Okay, so huwag na yung magmamadaling umaman. Actually, huwag kang ano eh. Hayaan mo lang na magtabaho ka ng ano, pagpalaan ka, okay. Huwag ka magmamadaling eh, huwag mo nga tatargetin yan. He that, napakibasa po, ready go. 23, ready go. He that looketh a man afterwards shall find more labor than he that laboureth with the sun. Ayan, so ginagawa ba natin yan? Kaya maintindihan nyo sana yung mga bata. Nakita nyo yung mga bata. Hindi galit si pastor, hindi sige pastor, ano ha. Pag tayo nga lang, sumisigaw ba ako? Lagi ko nasabi sa inyo eh. Si nanay pinapasigaw ko. Ano, pagalitan mo yan. Di ba? Pero pag pumapalo dito, hindi tayo galit lang galit na parang batang, aaaah! Nagtatampong. Eh, si pastor, galit na naman. Parang batang, ano lang. Kaya nagalit, kaya sumisigaw dahil ano yun. Hindi ganun, amen? So ngayon, kaya kayo pinapagalitan, sabi dito, ganito rin kayo dapat, alam nyo ba yun? So pagalitan nyo magmali, yan, mga kapatid nyo. Diba? Eh buya, mali yan ah. Bandang huli, mamahalin ka ng taong yun. May proverb din dyan, diba? Sabi doon, open rebuke is better than secret love. Ganun din dito. Pag nirebuke mo yung tao na mali, sabi, shall find favor than he that flattereth with the tongue. Alam kasi ng tao yun, nambobola ka lang eh. Hindi mo naman talaga, wala ka namang concern talaga sa akin. Ang concern mo, sarili mo, kaya nga nambobola eh. Ayaw mong may masabi sa'yo. Kaya tayo sa preaching man or sa event practical, ano, ganun tayo. Dahil yung sinasabi sa Bible, mas makakalamang tayo dyan. Amen? Kaya naranasan ko rin yan. Kahit yung mga according to survey, walang matinong tao na magsasabi, pinalo ka ba ng magulang mo nung bata ka? Oo. Anong gusto mo? Pinalo ka o hindi? Yung matinong tao sabihin nun, buti na lang pinalo ako. Kasi alam mo rin yung takbo ng utak mo nung bata ka eh. Kung hindi ginawa sa'yo yun, iba yung direction mo. Sigurado yun. Kaya yan. Sige po, ready? Isa pa nandali. Ah, sige, ready? 24 po, ready go. Whosoever his father or his mother and say it is no transgression, the same is a companion of a sister. Okay, kung yung may isang tao daw, yung mismong nanay tatay niya, nilaraket, okay, ninanakawan, tapos yun, hindi naman, nanay ko naman yun eh. Hindi nakaw yun. Nakaw pa rin yun. Ano ba nakaw? Hindi sa'yo, kinukuha mo. Eh, nanay ko naman yun eh. Tatay ko naman yun eh. Hindi pa rin sa'yo yun. Nga lang yung parable of the, ano, di ba? Ano yun? The two sons, or yung prodigal son, di ba? Parang ninakawan niya yung tatay niya nun eh. Eh, mamanahin ko yan eh. Yung mamanahin, pag namatay. Ewan ko ba naman sa kwento ko yun? Kasi nga, kwento lang yun, parang matutunan tayo, di ba? Pumayag na yung tatay. Kaya sabi lang dito, matindi yan pag ano, pag magulang mo mismo yung dinanakawan mo. Kaya sabi dito, the same is the companion of this ano yung destroyer? Matindi nun, mga sumisira ng ano, ng relasyon. Mga ganun, sisirain mo, pamilya, sisirain mo. O kaya, ano, kung ano man yung magandang bagay, isirain yan. O, maayos yung buhay. Isirain ba yung maayos na buhay? Loko-loka, yung ba, ganun. Anong pakialam ko kung masira buhay nila? Ganun yung mga taong, ano, magulang mismo ay, may mga ano natin, simple natin eh. Tapusin na natin. Hindi, sige dito lang, isa na lang. Ready? Maibasa po sa 25, ready go. He that is of a proud heart
Spirit us strive, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fast. Okay, sinong gusto ito mo ba? Tiwala ka sa Diyos. Ganun pala yun eh. Hindi, yung fat dyan, nasabi ko na sa inyo, yung sabihin, mayaman na, parang ganun din. Meron kang abundance, okay? Parang so, pwedeng ganun, o yung pagsasabi fat dyan, yun nga, yung masaga ng buhay, yan. So, ang kabaliktaran daw nun ay yung mayabang. At sinasabi dyan, nag-stay pa ng stay. Ibig sabihin, sige nga, huwag ako mga tenga. Eh, ba't yan? Bakit nila ginagawa yun? Sige nga. Ba't nila ginagawa yun? Bakit nila gusto mag-away? Kasigatan. Tama yun. Pero alam mo, entertainment. At hindi lang basta entertainment. Yung iba talagang pinera-pera na, di ba? Sinabab ako, mga ganyan eh. Kunwari, mag-aaway yung boxing ero, yung tatapang talaga nila. Panuuri nga natin yung laban nito. Ay, walang manunood sa inyo. Dapat mag-aaway muna kayo. Mga ganyan eh. Ngayon tayo, bakit naipasok yung pagtitiwala sa Diyos? Ha? Kasi minsan, yung mga pinag-aaway, ano? Minsan pag pinag-aaway kayo nung nalala mga bata kayo, parang pinagtitipan kami itong mga malalaki ah. So magtiwala ka sa Diyos, ibig sabihin nito, huwag ka nang ano doon, huwag ka nang makisawsaw doon. Eh hindi, makasabihan akong duwag eh, iba yun. Ang duwag, yung duwag ka sa mga laban, di ba? May sermon na tayong ganito eh. Unahin, o muna, bago ka mapaglaban, piliin mo muna yung laban, lalabanan mo. Hindi lahat ng laban, lalabanan mo. Uy, matapang ako, lahat lalabanan ko. Patay ka agad dyan. Hindi mo na kailangan labanan, hindi talong-talo ka. Diba? So, be wise. Trust the Lord. Ano ba yung laban na dapat labanan natin? Tayo, itong ginagawa natin. Yun ang exactly ginagawa natin. Amen? Amen. Hindi ba? Yung iba, magaling na church kasi, kesyo, ganyan. Gusto winning ba kayo? Eh di, gusto winning din, kaso... Ha? Ilang tao lang, o kaya pakitang ewan lang. Hindi naman nilalabanan yung false doctrine. Kailangan din yun. Hindi, gusto namin maraming friends eh. Yan nga sinasabi natin. Sige, dito na muna tayo. May question ba? Question? Masayos na rin pala. Question? Bakit nasira ito? Hindi ko alam. Baka nag-fluctuate yung ano. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. At napakaraming aral sa Proverbs. Nakita namin yung katalinuhan. Ay, nilagay nyo na po dito kung mabasahin lang namin. Unawain. Mga very practical items. Very practical wisdom, Lord. Chunk of wisdom. Nakikita namin sa Proverbs. Yung iba palang bagay, Panginoon, especially mga batang to, nasanay sila dito, makita nilang mga basics ng inyong salita, natuhanan, ano yung gusto nyo, yung hindi nyo gusto. Pag nakita nila ito, Panginoon, mas makakapili sila ng tama pa sa kanilang buhay. Ganon din po kami, Lord, mga adults, even sa aming stature, sa aming edad. Kami po ay maging humble din sa inyo, Lord. Pag nabasa namin sa inyong salita, tamang interpretation, kami mag-submit. Para kami maging wise, considered wise, at talagang practically wise, Panginoon. So, I pray na lagi kayong magagabay. Ang mga ibang item, Lord, Panginoon, mga next week, Lord, Lord's Supper, Lord, na ito maging matagumpay din, ma-accomplish namin, dapat ma-accomplish, mawala kung sino dapat mawala, ma-revive, ang dapat ma-revive, Panginoon, makatend yung mga ibang kalooban niyo, Lord. I pray na kayo pong lugod sa aming ginagawa. Soul winning, teaching your word, and then Bible studies, and then mga ating paglaban sa post-doctrine, Panginoon, nawa kayo po. Magpuprotekta din, at ang gagabay ka pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.